Marami ang nagulat sa bigla ang pagkansila ng laban ni Pacman at ni Spence. Ngunit kasabay din ito ang pag-ugong ng mga haka-haka na mukhang na-setup ang ating pambansang kamao. At may mga espekulasyon din na talagang sinadya na umatras ang kampo ni Spence dahil hindi pa daw ito 100% na ready sa laban. At kung matatandaan nung nakaraang linggo sa kumakalat na video ni Spence kung paano siya pupugin ng tinawag ni Thurman na Little Pacman. Dito nga nasabi ni Thurman na hindi pa 100% ready si Spence. Kung ganyan lang din ang ipapakita niya sa mismong laban ay siguradong may paglalagyan siya kay Pacman. I bet they pulled it down. They should have pulled it down. It didn't, so you thought he didn't look good? Anybody who's seen it, we know what we saw. Oh my God, who we talking about, Keith? We know what we saw. I don't even know who we talking about. We talking about Errol Spence and his sparring partner, Little Pac Jr. All right, Little Pac Jr. was jumping in, putting hands on him, and that didn't look good to to the people, especially me, who is rooting for Errol to take out the old with the new. Baliktara naman sa kumakalat na video ni Pacman ngayong linggo na makikitang ganadong ganado si Pacman at animoy bumalik sa pagkabatas sa liksi na pinapakita nito. Ngunit ang paliwanag naman ng matatalinong boxing vlogger at ang mga boxing expert ay hindi po pwedeng setup ang nangyari kay Pacman. Dahil daw sa malaki na rin ang nagastos at nailabas ng PBC promotion bilang paghahanda sa laban ni Pacman at ni Spence. Imposible rin na papayagan nila kung sakaling aatras o maduduwag si Spence sa kanilang laban. Ngunit ano bang magagawa nila kung talagang hindi pa buo ang loob ni Spence na harapin ang ating pambansang kamao? At kung tutusin ay mas malaki ang mawawala sa kanila kapag natalo ang kanilang pambato sa ating pambansang kamao. Dahil nung una yamado si Spence at inaasahan nila na ito ang mananalo sa kanilang laban. Ngunit habang tumatagal ay bumabaliktad na ang eksena. Nagiging dehado na ang kanilang pambato. Dahil sa mga pinapakita nito sa kanyang training at sa pinapakita naman ng ating pambansang kamao, naghilas sa kanyang mga nakalipas na training. Kung iisipin, matagal na sumasabak sa laban ang kanilang pambato. Alam din nito at alam ng training nito ang kanilang dapat gawin bilang paghahanda sa kanilang mga laban. Ging sa actual fight or sa training man ay dapat na maging maingat. Lalong-lalo na 2 weeks na lang before the fight. Dito ay nililimitahan na lang ang mga training para at least maiwas sa injury. At kung iisipin, mata ang na-injury dito. Alam naman natin na may mga headgear protector ang mga fighter, ganun din ang kanilang mga ka-sparring partner. Ganun nga kaya kapabaya ang trainer ni Spence o talagang wala sila sa kondisyon para tapatan si Pacman sa ganitong panahon. Dahil kung matatalo lang kay Pacman ang pambato ng PBC, ay mawawala na rin ang kanilang mga plano na itapat ang kanilang number one fighter sa number one fighter ni Bob Arum na si Terence Crawford. Patakda namang ipalit kay Spence si Yordenis Ugas na may hawak ng titulo ni Pacman na WBA. Tatandaan din na inuobliga si Pacman na labanan si Yordenis upang maibalik sa kanya ang kanyang titulo. Patakda sanang lumaban si Ugas bilang undercard ng laban ni Pacman at ni Spence. Ngunit sa pambihirang pagkakataon habang na-injury si Spence, na-injury rin ang dapat sana'y makakalaban ni Yordenis Ugas. Kaya talagang parang pinagtakda na silang dalawa ang maglaban. At sa post naman ni Spence ay tila ba sinasabi nito na hihintayin niya kung sino ang mananalo sa dalawa at yon ang lalabanan niya. Kaya di maiiwasan mag-isip ang iba na para bang sinet up ang pangyayari. Kayo mga lods, ano po sa palagay nyo? Comment now lang po your opinion. Maraming salamat po sa mga bagong nag-subscribe sa ating channel. At sa mga gustong magpa-promote at magpa-shoutout, comment down lang po. And again, marami pong salamat.